missionnaire à Revelation. We bring up the words of church. Thank God. We are redeemed by the precious blood of the Lord. Amen. Kristo ang ating lisensya natin, pasaporte natin. Nagkayo na. Ezekiel 20, and then following verse number 37, I will cause you to pass under the wrath. Ang gradyan at first over punishment. And I will bring you into the path of the covenant. And I will purge out from among you the rebels, and then the transgress against me, I will bring them all out of the country where they sojourn, and they shall not enter into the land of Israel, and they shall know that I am the Lord. So ano natin makita? Ang tribulation is the purging of Israel. Bakit ipupurge sila sa Panginoon? Dahil napakatigas ang puso nila nung dumating na si Jesus dito, hindi nila tinanggap, nagpagahit sila ng kanilang puso, tapugo, ulo, inangot kanila, kasama sila ng pabago sa Panginoon, rejected ang Messiah. So they are going to pay the price. God will purge them during the time of the tribulation period. Number five, the tribulation. Why we read the tribulation capture? Because the tribulation is the punishment for unbelieving Gentiles, not the church. Punishment for the unbelieving Gentiles. Punishment ito sa mga hindi nanampalataya, lalo-lalo na ngayon. Marami nakakapakinig ng salita ng Diyos ngayon. Yes, marami ang mga winiwitnessan mo, matigas ang puso, ha? Magsasalita ka ng mga tinatawag na negative against the Lord, against the Bible, yes. Narating ang tag na sila'y mag-iwan pagdating sa rapture, at ito ang mangyayari sa kanila. 2 Thessalonians chapter number 2. Sabi dyan sa verse number 10, para magtawakan ninyo, ang verse number 9 referring to the coming of the Antichrist after the working of Satan, meaning the power of Satan. Let me read verse 9, even him whose coming immediately refers to the wicked be revealed, the mystery of iniquity sa verse 7, at siya pinatawag na son of perdition sa verse number 3, the last grace, the man of sin, pinatawag siya ng man of sin. So yan ang mga title niya. Ha? The man of sin sa verse 3. Nakita niyo ang verse? Man. Sa last grace, and the man of sin be revealed, the son of perdition. Ito ang mga title niya. Opposer of God, who opposed and insulted himself above all that is called God. Magbalak kayo siya na siya ay Diyos. And then ano pa? Verse 7, the mystery of iniquity that already worked. Tinatawag siya ng titulo, the mystery of iniquity that is in contrast to the title of Christ, the mystery of incarnation, si Cristo. While the Antichrist is the mystery of iniquity. Mystery ng mga kasalanan. Yes, amen. And then verse 8, another title, the wicked will be, it's called the wicked one. And then, his coming is after the working of Satan, verse number 9. Even him whose coming is after the working of Satan, with all power and signs and lying wonders, he is a super charismatic man. Bakit? He has all the signs, the lying wonders, and all the powers will be with him. For what purpose? Bakit binigyan siya ng ganong power to deceive all the ones that were left behind, ang lahat ng mga Gentiles na naiwan ngayon, na hindi tumanggap sa Panginoon, na nagkaroon ng pinatawag na masyadong natin negative na pananampalataya sa Panginoon. Ito ang sabi ni all this evilness of unrighteousness
us to depend during our street preaching. Yes. At sila salita, magdaki o talaga, pakala mo, ha? Darating ang time, pagkatiwan sila. Ito ang purpose ng tribulation is for the punishment for the unbelieving Gentiles. Number six, while we believe on the pre-tribulation rapture, because God has not appointed us to wrath. 1 Thessalonians 5, verse number 9. Ang appointment natin is not to wrath, and the wrath refers to the tribulation. 1 Thessalonians 5, 9. Nabasa na natin kanina ito. God has not appointed us to wrath, but to obtain salvation by our Lord Jesus Christ. So, hindi tayo kadahan. Wala na din tayo kwaya sa God's wrath. Amen. Part sa plano niya na i-punish ang reports at i-punish ang Israel ng unbelieving Gentiles at ang unbelieving world. And then, of course, dalo-dalo na yung mga tao na nagpagami kayo, patigas. And then, number seven, the church will be at the judgment seat of Christ, not in the tribulation judgment. Diba ang tribulation judgment, that's for the Diyos, explain ko na na, ang judgment para sa atin ay ang judgment seat of Christ. At yun ay tinatawag natin na rewarding time. Second Corinthians 5 verse number 10. Ang pagbalik namin sa revelation at pag-reign kay Kristo.
assurance ito. Dalangin mo kami na sana huwag namin abusuhin ang aming kaligtasan. Yes, O Lord. Amen. Kami nga ay na-rapture bago ang commission. Sana hindi ito magiging lisensya na magiging na nervous kami, na magiging na unfaithful kami, kung daligtas na, sana hindi ganun. Yes, Lord. Sa pinsin na ito. Lalo na sana kami magiging masigas, lalo pa na magkawa kami ng mga kabutihan. Dahil yes, God. Ang pinaka-importante sa lahat, hindi lang na kiyak ng capture sa amin, sa lugar na isyo, ang pinaka-isyo ngayon, may reward pa kami sa judgment sa lugar. Kami ba ay natanggap ng magandang balak at kami ba ay mag-claim sa kanya ng 1,000 pesos. So, sana, Panginoon, tulungan mo kami na magiging sound at magiging faithful sa aming paglilingkod, kung gawin namin ang lahat ng mga good works para mamaya ang karat namin doon ay magiging nandang kami patanggap ng mga grounds mula sa iyo.